So, ayan guys, yung ating bibingkang malagkit na kanin. Yummy, yummy. Sarap niyan, guys. Ayan. Panoorin ang buong video ng matutunan. Very easy, very simple, guys. Hello guys, so ito na naman po ang inyong kaami, ano? Magsishare po ako sa inyo ng recipe ngayon na talagang ang inyong magugustuhan. Ito po ay bibingkang kanin, ano guys? So kung ano lang po meron tayong ingredients ngayon, yun po yung ating gagamitin. Pero simple lang naman ang mga ingredients na ito. Gata, tapos meron tayong condense. So yun po, ibibake po natin siya. Ayan, yung ating bibingka. Ayan, bibingkang kanin. So, ito na po yung ating malagkit, guys. Ito na siya. So, isasaing lang natin ito. Ayan, nahugasan ko na siya. So, isasaing lang natin. And then, mamaya, papakita ko sa inyo how I will make this bibingkang kanin. So, biko sana kaso wala tayong latek. So, ibibingka na lang natin. Ibibake natin siya sa oven, guys. So, let's see. See you later, guys. Isasain na natin yung ating nilagay ko na pala sa apoy. So, ang sekreto dun, guys, is huwag nyong lulutuin ng lutong-luto at saka huwag maraming tubig. Yung mahilaw-hilaw kasi ibibake pa natin yan, guys. So, at meron pang isang sekreto. Lagyan natin ng konting asin, guys. At konting konting kung meron kayo diyan na yung pinaglangisan niyo ng ng inyog, patakan niyo ng mga dalawa or 2-3 spoon ng coconut oil. Ayan. So yun ang sekreto ng ating malagkit at para ilan niyo yummy yummy mamaya. Papakita ko sa inyo yung aking sinaing. Ito na siya, guys. So hindi masyado maraming tubig. Tsaka mamaya ayan, small fire. Ayan guys, so bibingka yan, so na-miss ko na kasing kumain ng puto. Kahit nung umuwi ako nung December, hindi rin ako nakakain. Ewan ko ba kung bakit. Busy siguro, sobrang busy guys. So mamaya see you again at ipapakita ko sa inyo kung paano natin iluluto ang ating bibingkang kanin. See you guys. Guys, luto na yung kanin natin, very quick lang. Ayan, nagdidighay pa si Kaami. Guys, ang sarap ng kain ko kasi nag-ulam ako ng sardinas, nilagyan ko ng sibuyas, kamatis at saka yung alamak. Ibablog ko sana yon kaso baka maalito yung manunood kung isasama ko dito sa aking itong aking bibingkang kanin. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung texture ng aking pagsasaing ng kanin na naaayon sa bibingka, guys. So let's see, okay? So, eto na siya, guys. Sindihan natin yung ilaw. Ayan. Ang ganda ng pagkaluto, guys. Diba? Basta, sundin nyo lang yung ginawa ko. Nilagyan ko siya ng konting asin at saka yung coconut oil. Yung mga pinag-anuhan nyo dyan, langisan ninyo. Lagyan nyo ng konti. So, eto yung magiging texture niya, guys. Ayan. So, ngayon, magpapakulo na tayo ng... Gagawin natin, magpapakulo na tayo ng sugar with yung coconut and then we'll mix together. And then after that, we can put in the lutuan na and then we can put in the oven to bake it. Okay, let's see now. See you, mga ako'y busog. Sarap ng kain ko. Ayan, sige, see you. Pakuluin na natin yung gata at i-mix na natin yung kanin, guys. So, eto na, ipakita ko sa inyo. So, eto na yung gata. Ayan. Eto na yung gata. Open tayo na. Ayan. Ayan siya. Ayan. Kailangan maraming gata. So, gumamit ako ng dalawang pack ng ating coconut. So, ang gagawin lang natin dyan, ikakaramelize lang natin with yung sugar. So, ayan. Kailangan muna natin siyang kumulok. So, ito yung ating brown sugar. Ayan. From Korea.
Ayan. So guys, ayan. Andarin natin yung ayan, so may washing machine na naman na maingay. Ayan, so ayan, medyo maano na siya, kumukulo-kulo na siya, guys. So pwede maya-maya pagka lumabas na yung aroma ng ano ng ating gata, pwede na nating ilagay yung ating ating asukal, guys. So yan ang sekreto ng kung paano mapapasarap ang ating bibingkang kanin. Ayan, guys. Ayan, panoorin natin. Ito na yung ating asukal, ilagay na natin. Haluin muna natin yung ating gata. Ayan, medyo kumukulo-kulo na siya. So ihalo na natin tong sugar. Ayan. So ayoko yung masyadong matamis. So kasi lalagyan pa natin yan ng ano mamaya sa ating toppings. Ayan. Yan na yung magiging itsura niya, guys. Tapos pagka ano na, kumulo-kulo na siya, nag-dissolve na siya, nag-evaporate na siya. Ayan, daming nasabi. Ilagay na natin yung ating kanin. Ayan yung kanin. Ayan. Vanilla sana eh. Pero parang ang maiiba yung gusto ko kasi yung lasang-lasa yung niyog. Pero yung iba nilalagyan nila ng vanilla. Kasi yung masarap yung amoy. So, wag na lang. Ito na lang. Tama na tayo dito, guys. Pagka kumulo-kulo na siya at medyo umamoy-amoy na yung lumabas na yung kanyang aroma, pwede na nating ilagay yung kanin, guys. Ayan. Kita ba sa camera? Ayan siya. Gata at saka asukal lang ito, guys. Gata, asukal. Yan lang ang ating ingredients. Tsaka mamaya yung evaporada natin. Pang toppings lang yun. Mamaya. Ayan. So, mamaya-maya pwede na nating ilagay yung kanin. Ayan. So, mamaya-maya uli. Ayan. So, ayan, guys. Pwede na natin ilagay yung kanin kasi kumukulo na siya. So, eto na yung ating kanin. So, pwede na natin. Tsaka nga pala, guys, huwag puro malagkit yung kalalagay nyo para hindi haluan nyo rin ng konting mabangong bigas kasi hinaluan ito ng Thailand rice. Malis yung mga ano ko so kasi matagal na rin itong malagkit ko kaya need na rin siyang in- ito yung masarap eh, yung tutok. Hindi ko na yung titikman kasi ayun na yun, ayoko yung masyadong matamis. Ayan, bibake natin to, guys, ha. Bibingka ito, bibingka. Haluan lang siya. Thank you.
magta kayong amo ko mamaya. Sana bago sila dumating luto na kung ano yung aking ginaginantag dito. Niluluto. Sana matapos na. Ayan guys. Kailangan ng force para madali. Siguraduhin nyo lang manahalong mabuti para pantay ang lasa. Naalala ko tuloy yung daddy ko yung nag-alaga sa akin yung bata ako. Magaling silang magawa ng puto. Parang mana ko yata sa kanya tumapad paggawa ng puto. Magaling silang gumawa ng espasol, padahalaya, peanut butter. Ayan, so pwede na natin i-bake guys. Siya, pwede na siya nakalo ng mabuti. Ayan, close pipe natin. Ayan, so dito natin ilalagay. Guys, dito. Huwag ko kung okay na dito. Ayan, so lalagyan natin yan ng ano. Ayan, sige. Talian na natin. Ito na yung isang condensed milk na ilalagay natin sa ibabaw. So, ito yung ilalagay natin toppings. Ilagay na natin yung lahat or kalahati lang. Tingnan natin, guys. So, let's see. So, gayak na natin yung ating kailangan natin dito na baking paper. So, ito siya. So, pati natin. So, ngayon, ang gagawin lang natin, guys, itatransfer lang natin yung ano dito. So, dito natin ilagay para makita ninyo yung nag-usap. Ayan, dito. Nagmamadali tayo, guys, kasi meron pa tayong dapat gawin. Ayan, so, eto na siya. Lagay na natin dito. Na tinikman guys, bahala na dyan kasi kung Sabado de Gloria ngayon, so diba sa atin uso yung ano magputo-puto ba, maggawa-gawa ng puto. So ayan, naisipan ko siyang gawain. Bahala na pag nakita ni amo mamaya, alukin ko na lang siya, sasabihin ko na ganyan sa atin. Nagluluto ng puto pag Sabado de Gloria. Ayan, napising yung alaga. Napising siya. Ayan guys, nagising yung alaga ko. Guys, ito na yung ating malagkit na na-i-plot ko na siya. Ayan. So, ang gagawin lang natin dyan guys, ilalagay lang natin itong condense, okay? Ayan guys, so kailangan natin kutsarahin. Nagising kasi yung alaga ko, pero tutulog pa yun. Sakto lang pala yung isang ano, kondensada. Condense. Ayan. Lagyan natin. So, ilalagay na natin guys ito dun sa oven. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung kalalabasan guys. So, see you later and thank you so much for watching guys. Don't forget to subscribe at mag-like na rin kayo at mag-comment sa baba kung nagustuhan niyo yung video ko. Thank you guys! Ayan.
Ayan guys, gusto niyo bang masilip yung ating bibingkang kaning malagkit? Napakasarap guys. Tinikman ko na, sobrang sarap. Hindi kayo mapapahiya pag itong niluto niyo guys. Ang sarap kainin, ang sarap pang kape. Ayan. So guys, pakita ko sa inyo. Saglit. Ayan siya. Ayan, mainit kaya kailangan natin mag-ingat sa oven. I just thinking na papatikim ko yan sa amo ko kasi nakakaya naman eh, maaamoy silang amoy masarap tapos, di ba? So okay lang. Okay lang naman sa kanila na nagluluto ako, guys. So happy Easter sa inyo lahat, guys. At nawa po tayong lahat ay maging ligtas sa bawat oras. At manalangin po tayong palagi para sa ating kaligtasan. At gabayan po natin ang ating mga anak at ating mga kapamilya upang po maiwasan po natin na magkasakit. Ayan. So, see you guys mamaya pag tinanggal ko yung pag-enough ko na yung ano. So, kung ano yung kalalabasan. So, nag-ano na siya, nag-caramelize na siya. So, ang sarap-sarap. Sige guys, salamat nga pala at give a thumbs up guys. Thank you so much for watching my video. Ayan. Guys, papakita ko na sa inyo yung ating bibingkang kanin na malagkit at napakaganda ng kinalabasan at talagang magugustuhan natin. At ito'y napakasimple lang lutuin guys, malagkit, gata, asukal, yun lang. So very easy, right? So gawin nyo na to sa bahay nyo guys. So ito na, ipakita ko na sa inyo. So ayan na siya guys. Ayan, yun na yung itsura ng ating bibingka. Ayan. Ayan guys. So, tinikman ko na kanina. Ayan, may tinga-tinga pa nga ako. So, yung lasa niya is perfect, hindi ganong matamis. At yung nilagay kong condense sa ibabaw guys is, alam niyo yung yema, yun. Imagine niyo yung yema, ang sarap ng yema, di ba? Ganun. So guys, gawin nyo na to sa bahay nyo at i-share nyo na sa inyong family. Ayan. So sana nagustuhan nyo itong ginawa kong video ito at magbigay po kayo ng like at comment at mag-subscribe na rin po kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel. Ayan. Thank you so much guys. Ayan. Happy Easter day again. Ayan. Thank you so much to all your support guys. Thank you. We love you all, guys. Ayan. So, magpapaalam na po ako at magigising na rin po ang aking alaga. Ayan. Nagwawala na naman po yung aking washing machine. Ito po si Kaami na laging nagsasabing, level up para sa ating pag-unlad. Ayan. See you, guys.